It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Vic Robles at bumabati po ako dito sa Santo Cristo Andukim, Taigon, Paris. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo na tayo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang ebanghelyo natin ay mula kay San Lucas. Ito po ay tungkol sa tinatawag nating Emmaus Experience. Nang si Jesus ay sumabay sa dalawang alagad na nag-aalala na balisang balisa. At nang sumabay si Jesus, ang sabi ng mga alagad ay, kayo lamang po ata ang hindi nakakaalam sa mga pangyayari. At tinanong ni Jesus, ano mga pangyayari? Ang tungkol kay Jesus na ipinako sa krus. Ang sabi ni Jesus, kay titigas ng inyong ulo. At unti-unting ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad na kailangan ito base sa turo sa lumang tipan na kailangan maganap ang paghahandog ng Panginoon. At sinasabi na magdadapit hapon na ay pinigil ng dalawang alagad na si Jesus ay manatili at nanatili siya at doon nang hatiin ang tinapay ay nakilala niya ang Panginoon. At biglang nawala si Jesus at nabuksan ang kanilang mga mata. Mga kapatid, dahil po sa coronavirus, marami sa atin ang hindi nakadalo sa banal na misa. Noong hindi tayo nakakadalo sa pamagitan po ng live streaming, sabi natin, sana wala na itong coronavirus nang ako'y malaya makapagsisimba at makakatanggap ng komunyon. Tuwing tayo po ay nagsisimba, dumaraan tayo sa tinatawag nating Emmaus Experience. Puno po tayo ng pagkabalisa. Ngunit sa pamagitan ng salita ng Diyos na binabasa sa atin, munti-unting nabubuksan ang ating mga puso sa katotohanan na ang Diyos ang magtatagumpay, na ang Diyos ay may plano sa atin. Bagamat hindi natin maunawaan ang dinaraan ng mundo natin ngayon, pakinggan natin ang kanyang mensahe. Buksan natin muli ang mga salita ng Diyos. Sa ating mga tahanan, mayroon po sanang mga Biblia sa ating mga altar. Di lamang po rosaryo. Di lamang mga kandila. Ang salita ng Diyos ay mula natin tuklasin. At mula rito, ito ay magdudulot sa atin patungo sa paghahati ng tinapay kung saan nakilala ng mga alagad si Jesus ng paghati-hatiin ng tinapay. Kaya nga po sa ating simbahang Katolika, may dalawang mesa. Ang unang mesa ay ang mesa ng salita ng Diyos. Ayat ang pangalawang mesa, ang Eukaristiya. Ngayon po, alam ko na magkakaroon tayo ng kalayaan muli na lumakad. Sana po huwag natin isintabi ang halaga ng Eukaristiya. Sana po bigyan natin ng halaga lagi ang ginagawa nating Eukaristiya. Ang pakikinig sa salita ng Diyos upang mabuksan ang ating mga puso at kalooban sa mga pagsubok na ating dinaraanan. Sa pamagitan po ng paglapit natin sa Eukaristiya, pinatatatag tayo ng Panginoon na harapin ang mga pagsubok na ito sapagkat sa katapus-tapusan, si Jesus ang magtatagumpay. Bilang papuri natin sa Diyos, dasalin natin, walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng sa una, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po ang pagbati sa panahon ng Kapaskuhan sa inyong lahat. Amen.